Yun, i-prepare tayo ng inihaw na tilapia. Ano man ang gagawin natin yan? Tanghali yan. Na, mag-asa muna natin itong tilapia. Yan, hugas ko. Para yung lansa mawala. Mahalang ano ngayon, kilo ng tilapia eh. Kasi mahirap daw humuli. Saan ba ako natapos? Wala tuloy. Pero piprepare muna natin. Ayan, ang gasa natin maigi. Para mawala yung lansa pagka inihaw natin. Pati dito pa, tanggal. Ayan, malinis na malinis. Ayan. Mahal ngayon ang kilo ng tilapia. Kasi sabi ng mga tindera, mahirap daw mahuli. Mahirap mahuli eh, fish pan to. Loko lang tayo ng mga tindera. Ah, joke lang. Okay, yun na. Basta siya ngayon, ngayon. Kaugas. Ayan. Ito natin siya ngayon ng tag-isa. Nagtado. Ayan. Ayan. Ayan yung pag-ilit para medyo malaki-laki. Para pag nilagyan natin ng mga subuhit namin at papasok sa laman niya yung tapas. Sa matis. Masarap yung lasa yung ating inihaw na tilapia. Masarap. Ayan. Sugasan natin ulit. Para yung mga dugo-dugo pa rin. Bawasan. Masarap yung talagang masarap yung lasa ng iniho nyo. Ayan. Linis na siya. Ayan. Kuhain nyo lang ng ganito kalalaki. Ayan. Para pag kumatas siya mamaya, yun. Pasok siya hanggang doon sa laman. Ayan. Saka ano, sibuyas. Bakit natin din. Ayan. Sarap yung merong sibuyas para medyo may konting hanghang. Ayan. Tapos, dito natin nilalagay yan. Palaman. Matis. Yan. Saksakan nyo lang dun sa loob, sa hiniwaan. Kakatas na yan. Tapos sibuyas. Para pagkatas niya, mamaya habang iniihaw natin, ano siya, kakapit sa laman. Masarap kainin yung iniho na lapia. Hindi basta ano lang, asin. Ilasa na. Hindi masarap yung kung asin lang. Ayan. Ayan yung, subukan nyo to. Masasarapan kayo sa iniho na isda. Kasi iba yung lasa niya pagka mayroong mga palaman sa loob. Tatalon, buhay pa. Buhay pa itong isang to ah. Tumatalon pa. Ayaw magpa-ihaw. Hindi na po pwede. Ah. Ayan. Na. Ito na to. Pero lalagyan muna natin ang asin. Asin. Sala, toyo mansi. Yan ang sikreto para lumasa ng gusto. Ang inyong inihaw. Okay?
Ngayon, lalagyan natin ng tapos ito yung panghuli natin. Ito yung mansi para talagang malasa yung ating itihaw na tilapia. Wow! Look at it! Okay ba? Sarap ko. Patak-patak lang siya. Ayan. Sinunan mo. Kakapit na yan. Okay na. Prepare na yung ating inihaw na tilapia. Ngayon, dadali natin siya sa labas para isa lang sa ating ihawan. Okay? Kunin natin itong ano, pang silap natin ng baga para mas magandang gamitin to pagka magpapaano ng baga. Kasi hindi ka na mag-ano ng gas, papel, hindi ka na mahirapan magpaliyap. Ito, pag ito ginamit mo, sigurado, sandali, baga ka agad yan. Babaga ka agad yan. Puro lang ito sa sada-sada o sa Shopee. Yan. Katanggal yan, o. Ganito lang pagkabit yan. Salpak, tapos pihit. Yan. Puro lang sa sada sa Shopee. Mga ano lang. 250. Pwede na! Lahat na siya. Hindi ka na mahirapan mag, ano, pabaga ng huling. Sandali lang. Tingnan nyo. Pag ito yung bukasan, tapos pipindutin nyo to. 1, 2, 3. Ayan, yapoy na siya. Ngayon, tutok mo lang dito. Ayan. Gaano siya kabilis na bumasa. Pwede nyo lang hina para hindi siya pumunta sa gas. Mahirap mag-pay-pay-pay-pay o ano. Gasol pa yung ano, gas. Gaano ka pa ng papel. Ayun, hindi na kayo mahirap ang ano, mag-ihaw. Kasi bilis na magpabaga. Hindi ka na mahirapan magpabaga. Saka hindi ka na mahirapan magpaihaw. Hindi ka natatama rin mag-ihaw. Kasi bilis na magpabaga. Ating butin. Nabaga na. Nabaga na ka agad. Yan. Okay na. Tingnan natin. Hello. Pinit na. Baga na siya lahat. Ngayon, prepare natin ang ating ihawan. Kaya siya may ganyan para ipitin natin yung isda. Para pagka binili mo, hindi ka mahirapang magbili niya. Kasama na yung ihawan. Ginawa ko lang ito eh. Tingnan ko lang. Customize. Ayan, lagyan natin ang tilapia. Ito muna tayo sa mataas para i-prepare na natin. Lalagyan na natin yung ating ngayon, lalagyan na natin yung ating tilapia. Dalawa lang para kasya naman yung baga na yun. Maluluto yun sa liit lang yan. Tapos, sasara natin. Yan. Saka, ibababa natin ngayon doon sa pangbabang butas. Yan. Yan, kasi mo kung matapos. Yan, sakto. Yan, hindi siya nakadikit sa, ano, sa baga.
Yun, para siguradong ano siya, bumaga siya ng gusto. Kung wala kayong electric pan na maliit, pamay-pay. Pero ako mayroong electric pan. Ito yung gamit ko. Kaya kailangan may hirap mong pay-pay. Ito. Yan, no? Mabilis maluto. Ano? Oh. Galit na galit yung baga, oh. Yan. Okay na yun. Kasi nagliliyab na yung ano natin. Ngayon, medyo yung mga baga nandito sa gilid, lalapit-lapit natin konti para mag-ano rin siya. Baga. Yan. Tignan lang natin. Maya-maya, luto na yan. Ngayon, maamoy na. Dito na kagad. Okay na. Hintayin natin saglit. Maya, luto na yan. Ano na to? Pwede na to. Maamoy na. Amoy, iniho na siya. Ngayon, bibilingan natin siya. Ito, saglit lang. Ilang minuto lang to. Ngayon, posisyon ng pagbiling ito, dapat yung kamay mo magkikis. Yan. Okay. Para pagbiling natin. Yun. Diba? Yan. Tingnan mo naman ang kulay ng ating inihaw. Diba? Nakita ang ebidensya. Ayan, oh. Okay? Sarap yan. Okay ba? Tapos yung mga huling na hindi inaabot ng baga, ilalapit nyo rito. Doon sa meron may baga. Kumbaga, pagpapalitin yung may baga, tsaka yung mga. Para lahat ng huling na ano, magamit. Tsaka yung luto ng isda. Parehas yung pagkakahihaw. Yan, yung technique lang sa paghihaw. Bili kayo ng butane, yung torx. Ang tawag ng torx. Para hindi kayo mahirapong magpabaga. Ayun lang yung pay-pay. Tapos mag-gas, papin. Ang hirap pagka ganun. Mag-aamay gas pa yung hinihaw. Kaya yung sa torx. Pag ganun mo, mga isang minuto lang. Bagan, malapit isang minuto, 30 seconds. Bagan na lahat dyan. Saglit lang. Saglit lang. Tutunan na agad yung ating tilapia. Okay yan. Taga yung inyong iawan. Para hindi kayo mahirapan bilang. Aalis-alisin pa. Pagka may ganyan. Ito nga pala yung isang tuturo ko pa sa inyo. Kasi nakadikit siya, di ba? Didikit siya sa bakal yung isda. Bago nyo hanguin, hanggat nakasalang pa siya, hanggat mainit pa siya, anuhin nyo na ng ganito. Ayan. Ayan. Para yung nakadikit na balat-balat dyan ng konti, matanggal na siya. Yun yung isang technique sa pag-iihaw. Okay? Ayan, tapos na yung first batch na tilapia, yung dalawa. Ayan, second batch naman. Ayan, saglit lang. Okay na, hintayin natin yung lima may maluto. Pero saglit lang yan. Okay. Ito na itong second batch natin. Ayan, angat lang natin natin. Uy, shoutout nga pala dyan sa mga nanonood ng aking video, sa mga ka-joggers ko dyan, general ko. Shoutout sa inyong lahat. Doon nga pala sa mga nanonood ng ating video. Kung gusto nyo mabati yung mga pangalan, kasi hindi ko naman kayo kilala, mag-comment kayo doon sa aking YouTube channel. Yan. Para mabanggit ko na yung mga pangalan sa susunod na aking papalabas na video. Okay? Shoutout sa inyo lahat. Okay, kain na tayo. Sarap! Yan. Luto na yung ating second batch na tilapia. Yan. So, sayang. Makita nyo, parehas yung luto. Kasi maganda yung ating preparasyon sa paglalagay ng baga. Pero tingnan mo nga itong ito. Sabihin ko lang sa inyo, dapat mayroong ganito yung inyong baga. Ayan o. Yan yung isang technique sa pag-iihaw. Para dapat nalilipat-lipat mo. Tsaka yung baga, hindi siya naglalayo-layo. Nakaipon sa isang lugar. Ayan. Tapos, sabi ko nga lang pala sa may nakapanood nung aking mga pagluluto.
Ngayon, hinahamon ako. Luto challenge daw kami. Yung isa, taga Canada, yung isa, taga US. Mangyayari, pag nagluto kami, ang magiging title ng aming pagluluto ay US versus Philippines, hashtag. Yan, hashtag US versus Philippines. Yan ang aming title ng aming pagluluto. Abangan niyo po yun sa susunod na episode dito sa Okay Ray. Kain tayo! Nung araw, nung mga 1980s, 85, 83, ganyan. Yung